Hi guys, ngayon naman ay magluluto ako ng ginisang octopus. Panoorin ninyo kung paano ko lutuin ang octopus. Ito ay sarili kong version at natutunan ko lang ito sa YouTube. Hello guys, salamat po sa mga panonood ninyo ng mga videos ko. Sana ay tangkilikin ninyo. At ngayon ay magluluto ako ng octopus. Ang gagawin po natin ay ginisang octopus. Panoorin nyo po at itong green ginseng ang gagamitin ko. At pepper. Yan po. Unang gagawin po natin is mantika. Kainitin natin. Pag mainit na, isunod natin itong bawang. Lutuin lang po natin itong bawang nang mabuti nang medyo may pag yung magka brown na siya. Pagkatapos po nitong bawang, isunod natin itong ginger. Yan po. Sunod po sa ginger, pag medyo luto na rin ang ginger, isunod natin itong sibuyas. Ayan, lutuin lang po natin ito nang mabuti ang mga ingredients para at least pag once na luto siya, maganda po siyang mag-absorb ito sa niluluto nating octopus. Ayan, medyo brownies na ang mga ingredients. Isunod natin itong octopus. Actually, nahiwa ko na po ito into small pieces. Medyo parang dikit-dikit lang siya kasi nilagay ko to sa frozen. Nahiwa ko na to at nalinis bago ko nilagay sa fridge. Ayan, nag-brown na yung luto ko. Ayan, isunod natin yung octopus. Haluin lang natin, medyo frozen po itong octopus. Pero antayin lang po natin itong lumambot. Lagyan po natin ng pepper para masarap din ang lasa. Pagbibigay din po ito ng magandang lasa at ma-absorb niya yung medyo maanghang na masarap. Antayin lang po natin ito ng 3 minutes. Huwag po natin masyadong lutuin ito kasi tigas po kapag masyadong lutong-luto ang octopus. Ayan po. Katapos, haluin po natin itong mga pampalasa. Tuyo. Lagyan po natin ng tuyo. Yan. Kailangan yung paglagay po natin ay estimated lang po na paglagay sa panlasa para at least hindi po sobra at hindi po kulang. Kailangan kaunti lang pag naglagay kayo para at least pwede nyo naman dagdagan pag kulang. Then isunod natin itong suka. Ayan, tayin lang po natin, halo natin para at least mag-absorb yung maglasa niya. Let's put natin ang mabuti. Naamoy ko na yung lasa nito. I'm sure magugustuhan ito ng asawa ko. Sunod naman po ang ilagay natin dito is ang oyster sauce. Masarap kasi ang oyster sauce kapag lalong-lalo na sa mga seafoods na mga lutuin. Nakapagbibigay ito ng mas kumpletong lasa sa niluluto kong octopus.
kahit ano pong brand na gamit ng oyster sauce, okay lang po. Isakto na yun lang din ang panlasa nito kasi may mga panlasa na rin yung nilagay natin. Iba pa panlasa. Ayan po, medyo kuluin lang po natin ng mga 3 minutes siguro. Kuluin po at haluin natin. Lagyan ng paper dahon ng paminta o olives. Ayan guys, nagay ko na yung olives. Haluin lang din natin itong olives sa sabaw para at least mag-absorb yung lasa ng olives at mag-pagbibigay ng lasa din. Hi guys, ito na yung finished product ng aking lote. Medyo marami ang sabaw pero sarap na lang. O, tikman mo misis kung anong lasa. Naglalaway na ako. Naglalaway. Let's try the soap and meat. Anong pangalan ng luto ng ito, Han? Ginisang octopus. Tapos ang galamay niya. Octopus. What do you think? Wow, perfect hand. See? This time ako nito ang naman ito ko, ha? Pero? Super like it. I told you, masarap yan. Kahit mahal. Kahit mahal, ito lang kasi mahal mo din naman yung kakain. Diba? Okay, let's try. Dinner time! Bye! Patayin mo na natin ito. Bye muna guys!